Welcome po tayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Makinig kayo tuwing umaga, 7:30 to 8 ng umaga, Monday up to Friday, DWBL at 1242 kHz. Sa akin pong Facebook page, hanapin nyo yung Patnubay sa Kalusugan para mapanood ninyo ko, i-like at aka-share po ninyo. Ganun din po sa aking YouTube channel, hanapin nyo yung Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe para mapanood yung lahat yung aking lecture. Ako po si Ma'am Rose, isa po kong health educator, member ng KBP, kapisanan na ma-broadcaster sa Pilipinas. Hindi po ako medical doctor. Nagtapos ako ng Bachelor's of Education degree, nagpatuloy mag-aral ng public health, at nagtapos ako ng natural medicine sa Jensen International Institute of Health, Escondido, San Diego, California. Nag-attend din po ako ng mga seminar about natural medicine sa Waymar Institute sa Sacramento at School of Alternative Medicine sa Palm Springs, California. Ang mga informasyon na binibigay ko po sa inyo, ito'y payo lamang. Pero huwag niyong kalimutan, anumang sakit meron kayo, ugaliing magpakonsulta sa doktor, iwasan po ang self-medication. Prevention is better than cure. We need education more than medication. Kaya magbasa po kayo ng mga medical books na magbibigay kaalaman sa pag-aalaga sa katawan. Sa panahon po ng emergency, biglang may naaksidente, inatake sa puso, may na-stroke, may nalason, nabalian ng buto, inaapoy ng lagnat ang mahal nyo sa buhay, mga bata na kalunok ng matigas na bagay, nagdidiliryo, nagsusukatae ang kasama nyo sa bahay, ano ang dapat mong gawin? Eh, hindi mo alam. Kaya sabi nga, people perish because of lack of knowledge. Marami ang napapahamak dahil sa wala ng kaalaman. Kaya po, the key to survival is early recognition and immediate action. Eh, kung wala kayong alam, anong gagawin nyo? Dead on arrival na yung pasyente. Kaya andito po, yung ating pong libro, Healing Wonders of Water, nire-recommend ako ito panggagamot sa pamagitan ng tubig. Itong ating Health and Home Magazine, bookbound ito. Ito po'y napapanahong impormasyon tungkol sa kalusugan. At ganun din po itong ating Natural Remedies Encyclopedia. Itong ating Natural Remedies Encyclopedia na ito, ay marami po siyang itinuturo sa atin na mga natural remedies, more than 700 diseases ang tinatalakay. Sinasabi niya yung sakit at ano ang dapat mong gawin. 839 pages hardbook, isang reference na pwede mong gamitin para i-maintain mo at gamutin ng mga sakit with the guidance ng mga doctors na sumulat nito. Kaya mas maganda po magkaroon kayo nito, nitong ating aklat, ng ito pong ating Health and Home Magazine, 1,500, yung ating Healing Wonders of Water, 775, yung ating pong Natural Remedies, 4,800 po yon. Kung interesado kayo, pwede kayo mag-message sa akin Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. No? Kaya pwede ko kayong deliver ito sa inyo sa LBC. Sumulat, mag-message lang kayo sa akin sa Facebook page para malaman ko kung anong gusto nyong orderin. No? Ngayon, ang tatalakayan po natin ngayon ay tungkol sa prostate cancer. Ito ho nangungunang sakit sa kalalakihan ngayon. Kumbaga sa aming mga babae, ang number one na pumapatay sa amin ay breast cancer. Sa lalaki naman, prostate cancer. Ang prostate cancer, ito po yung uri ng sakit, dumadapo sa edad na 50 anyos pataas. Ang prostate, ito isang glandula, hugis walnut, para siyang donut. Ito po ay, doon po ay dumadaan yung ating, yung daanan ng ihi, no? Tapos so, yung lalaki, no, kapag ito pong parang donut, doon dumaan yung daanan ng ihi, no? Kapag namaga yung prostate, sinasakal niya yung daanan ng ihi, pwede itong magkaroon ng infection. Doon sa lalaki, yung kanyang prostate, et gumagawa siya ng likido. Yung prostate na yon, no, ito yung parang donut,
na doon dumadaan yung daanan ng ihi, gumagawa siya ng likido na 30% no ng ating ng semilya ng lalaki. Itong likido ito na naglalaman siya ng citric acid, calcium at enzyme, nakakabuti para kayang lumangoy nung semilya para ipunla ito sa babae para magkaanak. Kaya po itong prostate na to, itong likido na nilalabas ng prostate ay amazing. Kaya ang sabi, ang theory, kaya pagka nagkaroon po ng napipigilan yung dali ng ihi at hindi ito'y nailalabas, pwedeng mag-cause ito ng infection. Kaya po ang sakit ng prostate cancer, maring ito'y namamana o kaya maaring ito'y nakuha sa mga masasamang bisyo tulad ng paninigarilyo o pag-aabuso sa katawan. Kaya ang number one cause naman po talaga ng prostate cancer, ito po ay genetic hereditary. Karaniwang sintoma po ng sakit na to, ito po yung madalas na pag-ihi sa gabi. Paputol-putol na ihi, ang ihi may kasamang dugo o nananakitang balakang. Kaya kayong mga lalaki, pag ang ihi ninyo ay may kasamang dugo at laging putol-putol ang ihi ninyo at saka po yung madalas kayong umihi sa gabi, nananakitang balakang nyo, magpasuri na kay kagad. Ang mga lalaki nagkakaedad ng 45 anyos, dapat laging magpa-check up sa doktor. Pag nag 45 ka na, pa-check up ka na. Kasi po maraming paraan nagagamot ang prostate cancer. Mas maagang na-check up ka at maayos na pangangalaga sa katawan, maiwasan magkaroon ng prostate cancer. Batay sa pag-aaral, ang mga kalalakihan, marami nagiging nagkakaroon nito yung pakikipagtalik sa kanilang asawa, walang regularity. Kaya sabi nga, yung mga seaman, yung OFW, minsan na lang kung umuwi sa kanilang asawa, sila po'y nagkakaroon ng prostate problem. Either na no sex or oversex, no? Kaya daw po yung pakikipagtalik sa asawa na dapat ay regularity. Halimbawa, 2 times a week ba kayo? 3 times a week? Dapat regularity. Hindi naman po yung oversex. Yung maya-maya, nakikipag-sex ka, ito din daw po ay nakakapinsala sa prostate ninyo. Isa rin dahilan, nagiging dahilan ng prostate cancer, meron kayong history ng sexually transmitted disease. Sexually transmit, nagkaroon kayo ng history ng ganon. At saka daw po yung sobrang pagkain ng red meat kasi masyadong mataas ang fat content ng red meat. Dahilan nito, na umano sa overexposure ng cadmium. Yung cadmium, ito'y meron toxic effect sa yung kidney, sa skeletal and respiratory system. Ito daw po'y classified na human carcinogen. Ang exposure nito mula sa contaminated food at saka yung number one po dito ay yung nakaka-inhale ka ng tobacco smoke at saka mga metal industry. Halimbawa po, workers kayo sa metal industry, gawaan ng metal, na-inhale nyo yung mga chemicals doon, merong cadmium, pwede ka magkaroon ng sakit sa prostate, no? Bago tayo magpatuloy doon, paalala mo na sa vitamin C. Alam nyo, ang vitamin C, ito'y active anti-cancer property, no? Kaya kung para maiwasan ng cancer, mag-take tayo ng vitamin C. Ito'y pampalakas ng ating immune system at pampatibay ng mga ugat. Yung mga may varicose vein, merong aneurysm, mga almoranas, very weak ang mga blood vessel po ninyo. Para tumibay ang ating mga ugat, maiwasan ng stroke, heart attack, magkaroon tayo ng vitamin C. Sa mga nagdadalang tao, maiwasan po yung mga complications sa pagbubuntis ninyo, mag-take kayo ng vitamin C. Para maiwasan ang katarata at glaucoma, pagkabulag, mag-take time vitamin C at pampapigil ng pagkaroon ng wrinkles sa mukha or anti-aging. Nirerekomenda po sa atin ay 1,000 hanggang 2,000 mg a day para protektahan ng cellula natin mula sa harmful molecule, tinatawag natin free radical. Ang free radical, sila po yung nagko-cause ng cancer. Kaya inulit ko po, ang vitamin C, powerful anti-cancer agent
na dapat nating i-take every day hanggang 2,000 milligram, malaking tulong ito magagawa. Kung interesado po kayo magkaroon ng vitamin C, pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook. Sabihin nyo yung name, address, at phone number ninyo para i-deliver ito sa inyong tahanan. O kaya pwede kayong pumunta sa office natin sa Lagman Building, sa may Blumentritt, Santa Cruz, Manila. Sakay lang kayo ng LRT, bababa kayo sa Blumentritt LRT Station. Nasa kanto lang yung Lagman Building. Nasa 3rd floor, room 315. Nasa baba ang 7-Eleven. Wala po ako doon, pero nandun yung ating security guard. Pwede kayong tulungan para makabili at bubuksan niya yung office para sa inyo. Meron din tayo sa supplement na lecithin. Alam mo ang lecithin, ito yung natural source ng choline. Ito yung importanteng role sa pampaboost ng ating memory. Ang lecithin, ito yung ginagamot sa mga ulyanin, mabagal mag-isip. Para mag-improve ang memory mo, mag-take ka ng lecithin. Sa mga nagkakaedad, 40 anyos pataas, ulyanin na tayo. Para matulog tayong maaga, tsaka fat burner pa ang lecithin. Inumin mo lecithin, pagkagising mo sa umaga, wala pa laman ang tiyan, at tsaka sa hapon, bago kayo maghapunan, para ma-burn yung fats mo. Ito po'y maganda sa mga bata na makukulit, hyperactive, at mahina ang utak sa pag-aaral. Pwede ito sa mga bata, elementary, high school, college, para active at matalino ang ating kaisipan. 30% composition po ng ating utak ay lecithin. Kaya kung interesado kayo, pwede kayong bumili sa Lagman Building o pwedeng i-deliver ito sa LBC. Okay? Ngayon tuloy natin ang pag-aaral natin tungkol sa prostate cancer. Hindi agad na didetect ang prostate cancer. Nalalaman lang ito incidentally kapag nakitang may ibang condition sa katawan. Para matiyak kung may prostate cancer ka, dapat nagpapasuri ka sa doktor. Yung digital examination, ini-insert ng doktor ang kanyang finger na may globe, tapos ito ay kanya, ito'y sinasalat sa rectum mo at kung meron silang nakakapang matigas at malaking prostate. Ang katulad ng karanasan, karaniwan, ginagawa lang to sa klinika at ito po ay para maiwasan ang sakit na prostate, magpakonsulta po kayo sa doktor. Kaya ngayon po, ang prostatitis, ito yung pamamaga ng prostate. Ito, pag may prostatitis ka, maaring lalagnating ka, hirap kang umihi, nananakit ang iyong sacrum, ito yung bahagi ng yung parang tailbone dito sa may buto sa may likod mo, ito yung karugtong ng balakang o sa pantog. Kapag ang prostate ay magangmaga, maaring hindi ka makaihi. Ang namamaga ay minsan dahil sa bakterya, tinatawag itong bacterial prostatitis. Kaya kailangan po, lagi kayong umiinom ng tubig. Iwasan ninyo ang pag-inom ng alak at pag-inom ng kape sa umaga. Mas maganda, tubig lang, 2 hanggang 3 basong tubig, inumin nyo to, makakatulong ito. O kaya, pagising nyo sa umaga para ma-filter out yung mga bakterya, inom ka ng 3 activated charcoal, sundan mo ito ng 2 hanggang 3 basong tubig. Kaya sabi ko po nga, itong mga bacterial prostatitis na ito, karaniwan na nagkukos ng pamamaga at saka minsan nahirap ihi ka ng ihi sa gabi, mahina ang daloy ng ihi mo. Pakiramdam mo, hindi lubos ang naubos ang laman ng pantog mo. Kahit natapos ka ng umihi, feeling mo, hindi pa natuluyang naubos yung laman ng pantog mo. Kadalasan pinapahiwatig na maring meron kang tinatawag na benign prostatic hyperplasia, yung BPH. Sino po ba yung benign prostatic hyperplasia? Ito'y paglaki ng prostate na walang kinalaman sa cancer. Maaring naapektuhan ang ng lalaki, ang mahigit na 40 years old na nagulang. Ang posibilidad ng pagkakaroon ng benign prostatic hyperplasia, ito po pagka nagkakaedad ka. Ito'y masusumpungan sa 25% na lalaki sa edad na 55 at 60 years old. Alam mo, ang prostate ay maaring salakay ng malignant o nakakamatay na cancer. Kaya kadalasan natutuklasan itong cancer na prostate na to, kalat na siya. Kaya kailangan dalagwa, pag nag-edad ka ng 45,
lagi mong pinapa-check up yung prostate mo. Kapag ang ihi mo ay merong hirap kang umihi, ang madali lang naman malaman ang symptoms ng prostate problem eh. Madalas kang umihi sa gabi, mahirap mong simulan ng pag-ihi, at saka feeling mo, tapos ka ng umihi, may laman pa yung pantog mo, no? Kaya minsan pagka nagkakaroon ng hirap umihi, maharing merong nakabara sa lymphatic system mo. Kaya kailangan po nito, dapat ito ay inyo agad ipakonsulta. Paalala mo na po dito sa ating activated charcoal, kapag meron po kayong bacterial prostatitis, maganda po magtekay ng activated charcoal, 3 pirasong kapsula, pagising sa umaga, wala pa laman ng tiyan. Ito pong activated charcoal, tumutulong sa ating kidney para ma-filter out yung toxin and drugs. Pagka kumain ka, namantal ka, nangati ka, hinika ka, na-allergic ka, inom ka kagad ng activated charcoal. Nagsukatai ka, nalason ka, na food poison ka, inom ka ng activated charcoal. Pang-prevent din ito ng hangover, na kapag inuman ka, pagising mo, sakit ng ulo mo, to prevent hangover, mag-inom ka ng activated charcoal. Nagkakababa din ito ng cholesterol, nagpe-prevent ng sukatae, nagpangalis ng bad breath. Pag mabaho yung hininga mo, may bad breath ka. Para malaman mo may bad breath ka, pagising mo sa umaga, ilagay mo yung kamay mo sa harapan ng bibig mo, tapos ilabas mo yung hininga mo, tapos amuyin mo. Pag mabaho, edi ano ka, bad breath ka. Inom ka kagad ng activated charcoal. But ito rin po ay ginagamit sa overdose sa drugs at sa mga drug addict. Gusto nang nagpaparehab, gusto nang mawala ang kanilang addicting substance sa katawan, nakakatulong po yung activated charcoal. Nagpe-prevent ito ng tetano tsaka dog bites. Pag nakagat ka ng aso, pusa, nakalmot ka, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, lagyan mo ng charcoal yung pinagkagatan, tapos inom ka kagad ng 6 na activated charcoal. O kung nasugat ka, to prevent tetano, hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, lagyan mo ng charcoal yung sugat mo, tapos inom ka ng activated charcoal para maiwasan yan. Sa mga hepatitis B at saka yung amebiasis, very effective po. Sa experience ko po sa experience ko lang sa mga nakikinig sa radyo, mga sumusubaybay, ginamit nila activated charcoal, nakatulong ito sa kanila. Pero huwag nyo rin kalimutan, inumin yung gamot na nireseta ng doktor sa inyo. Available po itong charcoal na to sa ating Lagwan Building. Kung gusto nyo magpa-deliver through LBC, mag-message lang kayo sa aking Facebook page, hanapin nyo yung Patnubay sa Kalusugan. Meron din tayong oil, yung Sanchera oil natin. Alam mo, yung Sanchera oil natin, magandang panghaplos sa katawan. Subok na mabisa sa sakit ng ulo, sa sinisipon, sa sinusitis, inuubo, namamalat. Ilagay mo lang sa throat mo, stiff neck, beke, kinakabag, massage mo sa chin mo, may dysmenorrhea ka, mga babaeng sumasatampuson pag dumarating ang buwan ng dalaw, mga almoranas, pahid mo sa puwit mo, may rayuma, may arthritis, may varicose vein, mga patay na kuko, lagyan mo, alipunga, eksema, mabahong paa, pigsa, allergy sa balat, kagat ng insekto, katingkate, pahid mo itong Sanchera oil, at saka pagka inaplus mo to sa balat, hindi ka kakagatin ng lamok. Mga nabukulan, na black eye, mga kuto, mamamatay, pati lisa. Kasi ang ingredients po ng ating Sanchera oil, may kasamang acapulco, luyang dilaw, pansit-pansitan, bayabas, oregano, marami po siyang taglay, may kasama pa siyang malunggay, gota cola, and ito, oregano, no? Malaking tulong po ito. Kaya, ang isang bote po nito ay 16 ml, 350 pesos. Kung bibili kayo ng tatlo, ito ay 1,000 pesos. Okay? Ang kailangan po, sabi po ng ating aklat, ng itong Natural Remedies, ang sabi, kumain ka daw ng whole food diet. Andiyan kumain ka ng broccoli, cabbage, cauliflower, yung mga deep yellow and orange vegetable tulad ng carrots, kalabasa. At ang sabi, magkakain ka ng apple, grapes,
at mga ito, sabi nga ito pampatay daw to ng cancer. Alam mo yung gumawa ka ng fresh cabbage and carrot juice, pagsama mo carrots and carrots and fresh cabbage, pagsama mo yon, gawin mo juice ito, ito'y cancer therapy panlaban sa prostate, no? Ngayon, kung gusto nyong maulit, hindi nyo lahat nakuha yung instruction ko, puntahan nyo ako sa aking YouTube channel, hanapin nyo yung prostate cancer at balik-balikan nyo yung mga lectures ko, no? Isa pong German cancer specialist siya ang nagsabi na itong fresh cabbage and carrot juice na pinagsama, ito'y cancer therapy pang-prevent ng prostate cancer. Ang sabi po, pagka may cancer ang red meat, bakit pinagbabawal ang red meat? Kasi mataas ang fat content nito. Kasi nga po, pag mahilig ka sa red meat, tumataas yung hormone na testosterone. Yung hormone na testosterone, pag mataas ito, ito po yung carcinogen. Ito nagpapakancer. So ngayon, yung test, dapat i-shut down mo yung testosterone production mo dapat ginagamit ng katawan mo yung testosterone na yon. Kapag ka ang lalaki kulang sa exercise, pag nag-exercise ka, yung mataas na testosterone mo nagagamit ng body mo. Pero pag mataas ang testosterone mo tapos hindi ka nag-exercise, nagko-concentrate sa prostate mo, ito yung paglaki ng prostate, carcinogen ito. So para ma-shutdown yung testosterone production mo, mag-exercise ka at iwasan mo yung red meat. At saka ito po, merong supplement na ito po kanilang natuklasan. Ito po ay isang herbal berries ito. Ang tawag dito ay sopalmeto. Yung sopalmeto, ito ay ginagamit na to sa ibang bansa na American Medical Community. Ang sinasabi po itong ang US Food and Drug Administration, FDA, na nire-recommend din nila ang sopalmeto na alternative treatment sa benign prostatic hyperplasia. Sabi po ng itong US Food Drugs Administration, nakita po nila ang sopalmeto, ito'y maganda sa mga low sperm count, low sex drive, sa mga nakakalbo, sa mga may diabetes, mayroong inflammation, migraine, and prostate cancer. Ang sopalmeto ay sa part ng may reproductive system na ito po'y nakakatulong sa prostate gland para hindi ka mahirapan umihi, para maganda ang daloy ng ihi mo. Kaya kung meron kayong simptoma ng enlarged prostate, tinatawag na benign prostatic hyperplasia, sinasuggest po yung sopalmeto. Ito po, sabi niya, very effective kung meron kayong erectile dysfunction at meron kayong inflammation ng prostate. Ito isang uri ng ito isang popular herbal na nakakatulong para maiwasan din daw po yung pagkalugas ng buhok. Try niyo po yung sopalmeto, no? Kung kayo po interesado nito, meron din po ito sa Patnubay sa Kalusugan, pwede itong ipa-deliver din sa tahanan ninyo. Malaking tulong po ito sa inyo. Tandaan nyo po, ito yung mga herbal na makakatulong sa inyo, itong sopalmeto na ito. Okay, alam mo ang sabi nga, itong ayon po sa experiment nila, ang prostate problem, napakahalaga po ang yung lifestyle at dietary changes, no? Nasabi ko na kanina, yung red meat, iwasan ninyo. At saka sabi, iwasan din daw po yung junk food, mga white flour, saturated fat, sugar, at saka mas maganda pong sugar na gamitin nyo, either na black molasses or honey. Malaking tulong po. Eliminate nyo sa diet ninyo lahat ng alcoholic beverages, coffee, iwasan nyo po. Pero yung mga herbal tea like ginger, turmeric tea, magandang inumin nyo to. Iwasan nyo din po yung high intake ng milk and coffee. Nag-i-increase ito ng pag-anib sa pagkaroon prostate cancer. Maganda po, inumin nyo soybeans milk. Nakita nila sa pag-aaral, ito'y cancer fighting dahil sa present ng genistein. Itong genistein na to, napipigil ang tumor growth sa cancer. I-try nyo daw po ito. Ano ho? Kaya isa po, ang diet and nutrition, magandang panlaban sa prostate cancer. Tsaka importante,
mag-exercise po kayo. Malaking tulong na magagawa sa inyo ito. Inuulit ko po, kung meron kayong mga health problems, itry nyo po yung mga nire-recommend akong supplement para makatulong sa inyo sa inyong kalusugan. Patuloy po kayong magsaliksik para maiwasan itong inyong prostate cancer. Kaya sinasabi ko nga po sa inyo, magbasa kayo itong ating libro, Health and Home Magazine, Healing Wonders of Water, at saka itong tinatawag po nating itong ating Natural Remedies Encyclopedia, no? Prevention is better than people perish because of lack of knowledge. Kaya binibigyan ko po kayo ng information para makatulong ito sa inyo. Ngayon po ay dadako tayo sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Pero bago yon, nais ko pong kayong anyayahan 7:30 to 8 every morning, Monday up to Friday, DWBL, makinig kayo sa radyo, meron akong radio program. 7:30 to 8, Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz, Patnubay sa Kalusugan. Hanapin niyo ako sa aking Facebook page. Hanapin niyo yung Patnubay sa Kalusugan. I-like at saka i-share niyo. Hanapin niyo rin ako sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalang Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe para mapanood niyo lahat ng aking lecture. Ako po'y merong school, Patnubay Academy, sa San Juan, Noveleta, Cavite. Kaya yung mga taga-Kawit, Noveleta, Rosario, Cavite City, pwede nyo enroll lang yung anak. Nag-offer po kami ng kinder hanggang grade 10 para matuto kayo ng mabuting kalusugan. At ang mga magulang, tayo po'y mag-form ng tinatawag na health clubs para turuan namin kayo kung paano pag-alaga sa inyong mahal sa buhay. Ngayon, dadako tayo sa ating Food for Thoughts, Psalms 37, verse 25. Ano po ang sinasabi ng Psalms 37, verse 25? Ako'y naging bata at ngayon'y matanda, ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan ni ng kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Kaya sabi ni Haring David, siya'y tumanda pero wala siyang nakita sino man na nagtitiwala at umaasa at nananalig sa Diyos na nagpalimos at naghirap. Kaya sabi sa Psalms 48 verse 14, for that is what God is like. He is our God forever and ever, and He will guide us until we die. Ano sabi po ng Psalms 48 verse 14? For that is what God is like. He is our God forever and ever. He will guide us until we die. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos magpakailanman. Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. If you want to know what God is really like, and then go and inspect the lives of His people. Kung gusto mong malaman kung sino ang Diyos, tignan mo ang buhay ng mga makadiyos at nananampalataya sa Kanya. Makikita mo kung paanong iniingatan ng Diyos ang kanyang nagtitiwala sa kanya. Nung ako po'y bata, ako'y high school, ang father ko po ay pastor, nangaral siya sa isang baryo, pinangaralan niya, meron doong nahikayat sa Panginoon. Sila'y mahirap, pamilya, mga siyam na anak, may sakit pang hika yung lalaki, halos nagdidildil na sila ng asin sa kanilang kahirapan. Pero nung tinanggap nila yung Panginoon, sila po ay binayayaan ng Panginoon. Lahat po ng mga batang ito'y nag-isip mag-abroad. Halos sila'y nasa Paris, nagtatrabaho doon. Ang anak nila'y napagpatapos nila ng mga doktor, may dentist, may nurse, may medtech, may businesswoman. So, may mga asawa ng mga pastor. Naging maganda ang kanilang buhay. Kaya sabi, tignan mo ang buhay ng mga nananampalataya sa Diyos. Nagpuprovide, pinapakain sila, dinadamatan sila, at pinuportrektahan sila. Kaya doon mo makikita, ang Diyos ay napakabuti. Kaya sabi ang Diyos, sabi nga, for that is what God is like. He is our God forever and ever. He will guide us until we die. Kanyang papatnubayan tayo, sabi niya ganon, tayo ay kanyang He provides for us, He feed us, He clothes us, He shelter us, and protect us.
And that is God. Kaya sabi po, lahat ng nananampalatay sa Diyos ay hindi pababayaan. Ako ay nagpapaalam na, ako ay nagpapasalamat. Nawa ang pagpapala at patnubay ng Diyos siyang sumaten sa buong maghapon. Magandang umaga po sa inyong lahat.